Kapatid kong maganda, hindi makakauwi ang ate ngayong gabi, mag-lock ka ng mga pinto at bintana natin sa bahay. Ah, bukas na ako makakauwi, medyo may problema kasi ang kaibigan ko kaya dito muna ako sa kanya magpapalipas ng gabi. Naipadala na ang mensahe, nakaupo pa rin siya sa sala at naghihintay ng reply ni Connie. Nakanguso siya habang nakakuyakoy ang mga binti, ugali niya yon, relaxation na rin ang mga binti niyang pagod maghapon na nakatayo. Ilang sandali pa ay nagreply ang kanyang kapatid. Nako, kung hindi ko pa alam, nagsisimula ka ng lumandi ate, sige, go lang, basta huwag mong kalimutan, huwag mong isusuko ang bataan, ah, lagot ka sa akin. Napamaang ang dalaga sa nabasang reply sa kanya ng kapatid. Ay, gaga ang advance mag-isip, ah, kausap niya sa cellphone niya. Hindi niya alam na pinagmamasdan siya ni Brandon, napapangiti ng lihim ang binata. Naninibago siya kung bakit ba parang kumpleto ang araw niya kapag nakikita ito, sa totoo lang hindi naman talaga siya pagod, gusto niya lamang itong makasama sa kondo niya. Ilang sandali ay nakikita niyang halos ibaon na nito ang mga daliri sa screen ng cellphone nito. Hindi siya nakatiis at lumapit siya sa dalaga, Hoy, hindi ka ba matutulog, hating gabi na? Paano ako makakatulog, binigyan ako ng iisipin itong si Connie. Kainis, bakit anong iisipin mo, at sino si Connie? Yung kapatid kong daig pa ang nanay namin kung mag-sermon sa akin, imagine ako mas matanda, ako ang pinapagalitan, heist. Mga kabataan nga naman ngayon, oh, masyadong advance, wala pa man akong ginagawa, nakarating na siya sa finishing line, iritang sagot ng dalaga. Ha, anong finishing line, ano ba ang sinabi at halos ibaon mo na ang mga daliri mo sa screen ng phone mo? Iyon na nga, sabi mo magpaalam ako sa kapatid ko gabina at delikado sa akin umuwi mag-isa dahil hindi mo ako may hahatid, kaya nagpaalam ako, aba, sinagot ba naman akong naglalandi na raw at huwag ko raw muna isuko ang bataan ko, as if naman isusuko ko ang chipipay ko sa kahit kanino, ano, hindi pa naman ako nasisiraan ng bait para roon, kainis talagang Connie na yon, humanda siya sa akin bukas pag uwi ko, nako talaga. Hindi namalaya ni Brandon na nakanganga na pala siya, sa haba ng sinabi ng dalaga wala siyang nagets kahit isa, ang bilis ng bibig kung magsalita. Normal ba sa kanya ang ganoon, hindi niya maiwasan magtanong sa sarili. For the first time in the history ngayon lang siya naka-encounter ng babae na akala mo may marathon sa pakikipag-usap, walang preno at detalyado pa, hanep. Teka lang, Tweety, ah, wala ako halos naintindihan sa sinabi mo, pwede pakidahan-dahan lang at nang may maunawaan man lang ako sa mga sinabi mo? Tinitigan siya ng dalaga na parang tinubuan ng sungay sa ulo. Seryoso ka na riyan, as in wala kang naintindihan? Umiling siya to confirm to her na wala talaga, may giyera ba, para kasing may kalaban ka kung magkwento, eh, ako lang ito, admirer mo, kaya relax. Mabilis na may dumapong unan sa mukha ng binata, binato siya ng dalaga ng throw pillow. Alam mo inaantok ka na, kung ano-ano na ang sinasabi mo, matulog na lang tayo, bukas ko nakakastiguin ang kapatid ko. Teka, saan nga ba ako matutulog? Sa kwarto, syempre. Isa pang una nang lumipad sa mukha niya. Halos mahilo na siya dahil ang lakas ng puwersa ng pagkakabato nito. Umayos ka, Bugs Bunny, kung ayaw mong murderin kita ngayon. May pagbabanta na tura ng dalaga sa kanya. Ito naman hindi mabiro, syempre sa kwarto ko nga, tabi-tabi. Nagulat siya nang lumipad sa harap niya ang flower vase na nakalagay sa center table, muntik na siyang tamaan, buti hagip lang. Nabasag iyon sa paanan niya, nanlalaki ang mga matang binalingan niya ang dalaga. Isa pa na sumagot ka ng hindi matino, ibabato ko sayo yung air purifier mo. Bigla naman nateklap si Brandon sa banta ng dalaga, inayos ang sarili at seryosong tumingin kay Anisha. Sa guest room ka matulog kung gusto mo, pero kung gusto mo nang umuwi, ihahatid na lang kita. Tumalikod siya para umalis na ngunit pinigilan siya ng dalaga. Oy, teka, galit ka na niyan. Ang seryoso mo naman, ginino ako sa boses mo. Sige sa kwarto mo na ako matutulog, huwag mo akong gapangin, ah. Virgin pa ako, pakiusap ng dalaga. Ngumiti naman ng lihim ang binata. Wagi siya sa part na iyon. Naglakad na siya patungo sa kwarto at sumunod ito sa kanya. Pagkapasok, agad siyang nagtungo sa kama at nahiga. Ipinikit ang mata at nagkunwaring matulog. Tahimik naman na tumabi sa kabilang gilid niya si Anisha. Nararamdaman niya ang paggalaw ng kabilang side ng kama. Naglagay rin ito ng unan sa pagitan nila.
5 ang una niya dahil hindi siya sanay na walang kayakap sa pagtulog. Saglit siya nitong kinalabit, "Oy, Bugs Bunny, tulog ka na ba talaga?" Hindi umiimik ang binata, bagkus naghilik pa ito. Patunay na malalim na ang tulog niya. Nilubayan siya ng dalaga na kulitin at nahiga na ito. Pakiramdam ni Brandon, tinatitigan siya ng dalaga. Hinayaan niya lamang ito. Pinakiramdaman kung ano ang gagawin nito sa tabi niya. "Alam mo gwapo ka naman. Pero bakit kailangan mo pang maghanap ng magpapanggap na girlfriend? Torpe ka siguro, sayang. Pero sa bagay, mahirap na sa itsura mo ang magtiwala. Babaero ka, si Daffy Duck nga napikot mo. Naghahabol pa sa iyo. Sayang lang ang paretoke noon tapos sa iyo lang mapupunta. Hindi bagay. Retoke at babaero, hi, ang sagwa. Sige, good night na, sana huwag akong banggungutan dahil katabi kita," humikab ang dalaga at ipinikit ang mata. Rinag niya ang mga sinabi nito. Gusto niyang halikan ito dahil kung ano ang mga pinagsasabi. Nang masiguradong tulog na nga ito, binuksan niya ang isang mata para silipin ito. Kita niyang nakapikit na nga ang mga mata nito. Iminulat niya ng sabay ang mga mata at kunwari ay bumaling ng higa. Ngunit hindi ito nagising. Nakaharap siya sa dalaga, ganoon rin ito sa kanya. "Maganda ka naman, kaso bakit walang nanliligaw sa iyo? Hindi kaya may sumpa ka. Buti na lang at kunwari lang ang relasyon natin, hindi ako kasali sa sumpa," bulong niya sa sarili. Sinigurado niya na hindi siya maririnig nito. Ilang sandali pa ay nakatulog na rin siya habang magkaharap sila. Kinabukasan, mahigpit ang yakap ni Anisha sa unan dahil ang bango nito. Kahit na alam niyang noong nakaraang linggo niya panilaban ang punda ng kanyang unan. At kailan pa naging malambot ang unan niya na kasing tigas ng bato ng tinapay. Pero wala siyang pakialam. Sininghat niya pa ito at nanunuot sa ilong niya ang bango ng pabango ng lalaki. Worry niya ay kahawig ng axe cologne ang pabango nito. Kailan pa kaya nagpalit ng pabango si Kuni? Ani sa isip niya habang mahigpit na yakap ang unan na pakiramdam niya ay tao kasi mainit. Samantala si Brandon halos hindi na makahinga sa higpit ng yakap sa kanya ni Anisha. Hindi niya ito makalabit dahil ang parehong kamay niya ay nakalock sa harap ng dalaga. Baka masagi niya ang hinaharap nito at baka makatikim na naman siya ng pananakit mula rito. Kagabi pa siya bogbog sarado sa dalaga. Pero masaya siya. "Hum, ang bango naman ng unan ko. Ang lambot at mainit. Kaya lang bakit parang may muscles?" Naramdaman ni Brandon na kinakapa siya ng dalaga. Hirap man magsalita dahil konti na lang, maghahalikan na sila nito. Pinilit niya pa ring magsalita. "Bahala na, naghalikan na rin naman sila. Good morning, Tweety," bati niya rito. Bigla itong nagmulat ng mata at gulat na nakatingin sa kanya. "Wow, who are you?" Tila naalimpungatan pa ito. Ngumiti ang binata at inalis ang mahigpit nitong yakap sa kanya. "Tweety, it's me, your future," sabay kindat ng mata rito. Akmang hahampasin siya nito nang nanmunit na pigilan niya. "Oops, enough, Tweety, kagabi ka pa brutal sa akin. Isang hampas mo pa, isang torrid kiss ang kapalit. Deal." "Hoy, Bugs Bunny, huwag mo akong pairalan ng kamanyakan mo, ah. Samain ka sa akin." "Okay, try," cool na sagot ng binata. Hinampas nga siya nito at hindi nakapalag ang dalaga nang sunggaban niya ito ng halik. Una ay dampi lamang pero madiin, ngunit napasinghap ang dalaga nang hawakan siya ni Brandon sa tagiliran niya. Sinibasib ni Brandon ang pagkakataon na iyon at hindi namalayan ni Anisha na gumaganti na rin siya ng halik. Hindi man eksperto pero nasisabayan niya na ang binata. Darang na darang na sila sa malalim na halikan nang may tumunog na cellphone sa loob ng kwarto. Alarm mula sa cellphone. Agad nagising sa realidad ang dalaga at naitulak niya bahagya si Brandon palayo sa kanya. Alam niya ang tunog na iyon. At saved by the bell dahil nambulabog ang cellphone niya. "Alas 6 na pala, kailangan ko nang umuwi, dahil may pasok pa ako ng alas 8 ng umaga. Sige, mauuna." Hindi niya naituloy ang sasabihin dahil hinayla siya pabalik ni Brandon sa kama. Bumagsak siya sa ibabaw nito. Mahigpit na yakap sa likuran niya ang mga kamay ni Brandon. Pilit siyang umaangat para makalayo sa lalaki dahil nadadala na siya ng init na ibinibigay nito sa kanya. Ngayon lang niya naramdaman iyon. At hindi niya alam paano puhuhupin iyon. Habang nasa ibabaw siya ng binata, nararamdaman niya ang umbok nito sa harapan nilang dalawa.
Magkasentro at tila nag-meet and greet ang kanilang harap ng mga oras na iyon. Nanlaki ang mata ng dalaga dahil mukhang nagalit na si kumpare. Brandon, yung kumpare mo, mukhang ayaw nang binabati. Nagalit ko ata. Otol na wika ng dalaga. Ngunit mas idiniin pa siya ng binata sa harap nito. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo sa akin, Anisha. Iba ang reaksyon ng katawan ko simula nang maglapat ang mga labi natin. Hinihila mo ako sa karimlan. Tell me, you have spell on me, kaya ganito ako nag-iinit sa iyo. Hala siya, hoy gising, nanaginip ka ba, ha? Mula nang makilala kita na wala na ang first kiss ko, nilaplap mo na, hindi na virgin. Tapos ngayon, ako ang sisihin mo kung bakit ka naggaganyan. Sa totoo lang, ikaw lang din nagparamdam sa akin na mainit ang panahon. Lamigin akong tao, pero kapag ikaw ang kaharap ko, nag-aapoy ako. Babango na sana siya mula sa pagkakadapa kay Brandon pero muli siya nitong niyakap ng mahigpit. Sumubsob ang mukha niya sa dibdib nito. Stay just a minute. Ako na ang bahala sa work mo, let's stay like this for a while, sweetie. Nasasanay ang katawan ko na malapit sa iyo. Ayokong malayo ka dahil nahihirapan ako. Since, today, boyfriend and girlfriend tayo, official. Let's do this often. Don't worry, I'm harmless. I just need your warmth. At least to make me sane for a while, Bugs Bunny. Sush, enough. Let's stay like this for a while, okay? Don't worry about your job. I know owner of the hotel where you work. He's my friend. I will call him later na magdi-day off ka today. Call your sister too, later. Use my phone. I just need you today, Tweety. Just today? Okay. Malambing na wika ng binata sa kanya. Nakaramdam naman ng awa ang dalaga. Mukhang may pinagdadaanan ito. No choice siya kung hindi damayan ang peking jowa niya. Kailangan ba talagang magkayakap tayo? Hindi ba pwedeng may distansya kahit kaunti? Pakiusap ni Anisha. No, I said let's stay like this for a while. Okay, sabi mo, eh. Grabe naman pala ang serbisyo ko sa'yo, may warmth ka pang nalalaman. Dapat may bonus ako, Bugs Bunny. Kahit pambili lang ng Louis Vuitton bag. Okay na sa akin yun. Hindi naman ako choosy, eh. Slight lang. O di kaya kahit Skechers lang na sapatos, okay na okay sa akin yun. Oh, hinalikan siya muli ni Brandon sa lobby. Natahimik ang dalaga. I didn't tell you, Tweety, na magkwento ka ng kung ano-ano. Quiet ka muna, ah. Pwede ba? Malambing na saad ng binata sa dalaga. Parang na-hypnotize mo ata ito, dahil bigla na lamang tumigil at tumatango sa bawat sinasabi ni Brandon. Napipi siyang bigla. Habang yakap ni Brandon si Anisha, hindi niya mapigil ang halik-halikan ito. Hanggang pinagpalit niya ang pwesto nila. Siya na ngayon ang nasa ibabaw ng dalaga. I'm sorry, Tweety, but I can't take it anymore. Sinunggaban niya ng halik ang dalaga na sasagot pa sana. Hindi niya na kaya pang magtiis kanina pa masakit ang puso niya dahil sa init na nararamdaman rito. Gumanti na rin ng halik si Anisha dahil maging siya ay hirap nang magpigil. Walang sinayang na oras ang binata at madali niyang nahubad ang saplot ng dalaga. Mula pa kahapon naka-uniform pa ito. Nakalimutan niyang pahiramin ng pantulog. Pero mabango pa rin naman ang tweety niya. Hindi katulad ng iba na amoy putok na. Mula sa lobby, bumaba ang mga halik niya sa pisngi, papunta sa leeg ng dalaga. Malambot ang balat nito na parang baby. Hindi niya mapigilan na lagyan ng marka ang leeg nito. You smell like vanilla, tweety, I like it. Masakit. Huwag mong sipsipin ng husto ang leeg ko, Bugs Bunny, ani ng dalaga, hindi naman pinansin ni Brandon yon. Ang kanyang mga kamay ay walang tigil sa paghaplos sa bawat parte ng katawan nito, hanggang sa mahawakan niya ang bundok nito na animoy Mount Apo na ang tayog. Bugs Bunny virgin pa yan, wala sa sariling imporma ng dalaga. Napaungol pa ito biglang tapat ng binata sa bibig niya ang korona nito. Dahan-dahan niyang dinilaan ang pinkish crown nito na naghuhumindig na parang proud pa sa kanya at sinasabing, virgin ako, boy. Ungol ng dalaga sa ginagawa niya rito, habang abala ang kanyang bibig sa koro ng proud maging pinkish, abala naman ang kamay niya sa isa pang Mount Apo nito. Malambot at nakakahalina, naaadik siya sa paglasap ng bundok nito dahil tunay nga naman.
mostly on his hookers, lahat matigas. Gawa sa silikon. Laging salamat Doc ang mga hookers niya. Tanging naiiba lamang si Anisha sa lahat ng mga babaeng na ikama niya. Habang Panay umul ang dalaga at wala siyang tigil sa pagpapaligaya rito, biglang may nagring na cellphone. Biglang natauhan si Anisha at itinulak siya palayo. Nalaglag ang binata sa kama. Mabilis na bumangon ang dalaga at agad isinuot ang mga nahubad niyang saplot. Ang ulags ko, muntik na may sermonan ako ng kapatid ko nang wala sa oras. Pagalit na sermon ng dalaga sa sarili. Hindi pinansin ang binata na nasa sahig pa rin. Matapos makapagpalit, agad tumayo ng maayos pero hindi makatingin sa binata ng diretso. Bugs Bunny, uwi na ako, nakalimutan ko hinihintay pala ako ng kapatid ko, paalam niya rito habang nakatingin sa wall. Ouch! Daing ng binata habang sinusubukang tumayo. Bigla naman bumaling ang tingin ni Anisha dito. Kinabahan ito nang makitang hindi halos makatayo ang binata. Mukhang masama ang bagsak mula sa kama hanggang sa lapag. Bugs Bunny, okay ka lang ba? May nabali ba sa iyo? Ano ang masakit? Ara ay Tweety, nasasaktan na sabi nito, walang pagdadalawang isip na lumapit ang dalaga rito at inalalayan tumayo, pero nagulat siya sa ginawa ng lalaki. Gotcha, akala mo makakaalis ka, iiwan mo akong injured si kumpare? Yakap na mahigpit ni Brandon sa kanya. Hindi siya makagalaw ng mabuti, teka, hindi ka injured, walang masakit sa'yo? Ngumiti ng malawak ang binata sa kanya, tinakot mo ako, akala ko mababawasan na ang 200,000 ko dahil sa pampagamot at pampa-opera mo. Sakaling nabalian ka ng buto, gago ka talaga, Brandon, gigil na tura ni Anisha sabay sapok sa ulo nito. Mabilis siyang nakawala sa lalaki at kinuha ang kanyang bag, lumabas ng kwarto at iniwan ang binata na malakas ang tawa. Pissed ka talaga, Bugs Bunny, demonyo ka talaga sa lahat ng demonyo, makikita mo sa sunod. Makikita mo talaga, bulong niya habang naglalakad patungo sa elevator. Hindi man siya familiar sa building pero bahala na, kaysa ma-murder niya ang lalaking iyon sa sobrang galit. Nang makababa sa palapag kung nasaan siyang gusali, buti na lamang ay familiar siya sa mga elevator, hindi na siya naghintay na sitihin ng kung sino. Lumabas agad ng building ang dalaga at nakita ang lugar kung nasaan siya. Buti na lang hindi malayo sa Quezon City. Madali akong makakauwi. Teka, magkano nga natirang pamasahe sa akin? Parang baliw niyang kausap sa sarili. Hinagilap niya ang kanyang wallet at nakitang may 100 pesos pa siya. Magwi-withdraw na lamang siya mamaya sa may bangko. May ATM machine doon. Hindi niya inaabala ang sarili na Panay ang tunog noon. Ayaw niyang mawala siya sa focus habang nag-aabang ng jeep. Paki-worry niya si Brandon yun, ang gago lang, hinayaan niya talaga akong makaalis, hindi ako inihatid. May pakunwari pang ako na magpapaalam sa boss mo, tapos hindi pala mangyayari, scammer din ang bruho, muntik na akong mabirgina ng many akis na yun, galati niya sa sarili. Wala naman kasi silang usapan na aabot sa ganoon ang pagpapanggap niya, kung hindi nga lamang sa pera, noon ka na pumayag siya, sayang din kasi pandagdag bayad sa bills niya, pati na rin sa school tuition ng kapatid niyang college. Hirap maging magulang sa kapatid, ilang sandali pa ay may pumerode sa harap niya, kotse, ang gara ng kotse, mukhang mamahalin. Nagbukas ang side window nito nakatapat niya lang her eyes widened when she saw who it was inside the driver's side of the car. Brandon, I was calling on your phone. Hindi mo man lang sinasagot. You're really stubborn, woman. Hindi niya sinagot ito bagkus bumubulong-bulong siya sa sarili na akala mumanok ang bibig. Tatayo ka na lang bariyan at hindi sasakay. Nakakaabala tayo sa ibang sasakyan sa likod, iritang wika ng binata. Lu, nagsabi ka bang sasakay ako? Sinermonan mo kaya ako, porke, ti may pera ka, kung maliitin mo na lang ako, ganoon na lamang. You're nothing but the second rate, copycat. Hindi alam ni Anisha kung saan galing ang mga sinasabi. Sa inis niya sa kaharap na lalaki, nawawala ang kanyang katinuan. Tumalikod siya rito at naglakad palayo sa kotse. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ng sobra, agad na siyang umangat sa ere. Nagulat siya sa bumuhat sa kanya. Tulong! Tulong! Kidnapper! Sigaw niya at nagpupumiglas sa taong pangahas na binuhat na lamang siya bigla. Huminto ang ilang naglalakad sa pedestrian at lumingon sa gawin nila. Kunot-nuo ang mga tao dahil sa pagsigaw niya. Nako, mukhang hindi naman kidnap.
Kagwapo ng lalaki at kamukha ni Kim Bob. Assuming naman yung babae, hindi naman maganda, wika ng isang babae na huminto at nakiusyuso sa kanila. Oo nga, ang arte, kung ako niyan sasama na ako kahit saan. Sayang pogi pa naman, laman sinapupunan na rin iyan. Kinikilig na sagot ng bakla na kasama nito. Dahil dinag ng dalaga iyon binalingan niya ang mga ito. Hoy, babaeng pinaglihi sa pugita at baklang kamukha ni Mumo, huwag ako ang pagtripan ninyo. Baka samain kayo sa akin. Gawin ko kayong trending sa lugar ninyo. Banta niya sa mga nakiusyuso na mapanlate. Binalingan niya naman ang lalaki na pangahas siyang binuhat. Huminto kasi ito dahil binabalanse ang sarili. Nagpupumiglas kasi siya at baka bigla silang lumagapak sa semento. Pwede mo naman akong pigilan, may pabuhat ka pang nalalaman. Ibaba mo nga ako, hindi tayo batik. Remember, pa-hard to get muna siya. Minsan lang naman at nasa public sila. Chance niya na iyon maging viral sa social media. Baka mapili siya sa trending at maging artista siya bigla. Ang title ng kanyang viral video, ang babaeng hindi pinagpahinga buong gabi. Ouch! Ang sagwa, ibinaba siya ng binata at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Pasensya na po kayo, nag-iinarte lang kasi itong katulong ko, paumanhin ni Brandon sa mga bystanders na naroon. Diyos ko, katulong pala, kung makamoment akala mo naman si Jiyong Jandy na hinahabol ni June Payo. Filinger rin itong si ating katulong. My God! Tara na nga, besh. Late na tayo sa trabaho. Agaw eksena talaga kapag mga katulong. Feeling lang nila ang ganda nila. Mukha namang probinsyana. Pang-uokray ng bakla sa kanya habang naglalakad ito palayo sa kanila. Nasaktan naman ang dalaga sa sinabi ni Brandon. All this time katulong lang pala ang tingin nito sa kanya. In fairness ang ganda niyang katulong. Tahimik na lamang siya at inalis ang kamay nito na nakahawak pa rin sa kamay niya. Uuwi na ako, sir. Baka hinahanap na po ako ng kapatid ko. Tumalikod siya rito at naglakad papalayo sa binata. Anisha, hindi natuloy ang pagtawag ni Brandon dahil mabilis na nakasakay sa jeep ang dalaga. Naiiyak si Anisha habang nasa jeep, pero pinipigilan niya ang mga mata. Tumitingala siya upang huwag tuluyan bumagsak ang mga luha niya. Miss, okay lang iyan. Ganyan talaga kapag broken-hearted. Makaka-move on ka rin gaya ko. Guwapo lang sila, maabilidad ka naman, dinag niyang advice ng isang babae sa katapat niya na upuan. Nginitian siya nito nang balingan niya ng tingin. Pinagsasabi nitong broken-hearted ako. Heist ang dami talagang Yuzi sa paligid, kainis. Aniya sa isip. Ngumiti siyang pilit dito para naman huwag mapahiya ang babae. Nag-focus na lamang ang atensyon niya sa labas ng bintana ng jeep. Inabala ang sarili upang huwag mag-isip ng makakasama sa loob niya. Tama na yung kanina na pinahiya siya ni Brandon. At sa kanya naalala, alas 10 na pala ng umaga. Wala pa siyang almusal at panay ang tunog ng cellphone niya. Hindi pa siya nakakatawag sa hotel na pinagtatrabahuan niya. Patay na naman siya sa sermon ng head niya sa trabaho. Kinuha niya ang telepono sa bag at tiningnan ang nag-message sa kanya. Ignore niya lamang ang tawag. Wala siyang pakialam kung sino yun. Kailangan niyang makita ang text ng kapatid niyang masungit. Bumungad sa kanya ang 10 mensahe ng kapatid nang buksan ang message inbox niya. Hoy, ate, nasaan ka na ba, ha? Tanghali na, oh, Diyos ko, gutom na ako. Hindi mo ako iniwanan ng pera. Hindi mo na ako papasok ngayon, ayokong pumasok ng gutom. Kainis ka, nakahanap ka na siguro ng lalandiin kaya nakalimutan mo na ako. Mensahe ng kapatid niya na paulit-ulit lamang ang laman sa inbox niya. Nakalimutan niya nga pala mag-iwan dito ng pera. Sa pagmamadali, kahapon nawala sa isip niya ang mag-withdraw. Siguro nga naglalandi na siya. Kaya ganoon, kaso lumagapak naman agad nang ipakilala siyang katulong kanina. Saklap, besh, huwag kasi assuming. Pa-hard to get pa kasing nalalaman, simima ka lang pala, wika ng pang-asar niyang utak. Sumagot na lamang siya sa kapatid na on the way na siya. Kailangan niya talagang mag-withdraw para makapag-grocery kahit kaunti, malapit na rin naman ang katapusan, sahura na ulit, kaso may AWOL siya ngayon. Hindi niya akalain nang makilala niya si Brandon parang lalong nagkadaletse ang kanyang buhay. Nang matapos mag-reply sa kapatid, nag-check din siya ng ibang message at may mensahe nga sa kanya si Kim Bob Este si Brandon. Tweety, see you tomorrow, iyon lamang ang reply sa kanya.
Wala man lang sorry, napahiya, nasaktan at nawala na ng slight ang pagkabirhen ko, wala man lang, sorry. Ang lupot mo pala, Brandon. Hindi niya napigilan mapaluha sa jeep habang binubulong ang katagang iyon. Wala na siyang choice. Kailangan matapos na ang misyon niya para makalayo na siya sa binata. Baka hindi niya na mapigilan ang sarili sa susunod at lalo lamang niya itong mahalin kahit na nakakagago ang ginagawa nito sa kanya. Ano ba ang nakita ko sa iyo? Bakit ba ako nahuhulog ng ganito? Hindi maaari. Ayoko sa katulad mo. Hindi marunong magmalasakit at magmahal ng babae. Pati ba naman ako, isinali mo sa pila ng mga kabaro ko. May araw ka rin, Bugs Bunny. Galit niyang turan sa sarili. Ilang sandali pa natanong niya na ang bangko. Kaya medyo malayo pa ng kaunti, pumara na siya sa driver. Manong, paasa. Este para po pala, Manong. Ihinto niyo na po kung hindi niyo man lang ako sasaluhin. Charot lang. Sa tabi lang, Manong. Hugot niyang pagpara sa driver. Masyado ata siyang affected sa mga nangyari at kung ano-ano na ang sinasabi niya sa nagmamaneho. Pinagtitinginan siya ng mga pasahero. Ang iba ay natatawa na lamang. Iba rin humugot si Queen. Dahil bayad na rin naman ang pamasahe niya mula pa sa Makati kanina, diretso na siyang bumaba. Pagkababa nakita niya ang kapitbahay na may utang sa kanya. Nilapitan niya ito at kinalabot. Hi, Mars, kumusta atin, kailan bayaran ang utang natin? Nagulat ito sa kanya at medyo natakot sa kanya pero hindi pinahalata. Oy, ikaw pala iyan, Anisha. Kumusta ka rin? Ako, ito, survivor pa rin sa hirap ng buhay. Hayaan mo, mababayaran din kita pag sumahod ako sa paluwagan next week. Pwede bang pass muna ako ngayon? May pinagdadaanan lang kasi. Ngunit kilala ng dalaga ang likaw ng bituka nito kunwari lamang itong may pinagdadaanan pero nakita niya ito noong nakaraan nasa beer house may kasamang matanda na maraming ginto ang katawan. Pati ata ngipin, ginto na. Nako, lumang tugtugin na iyan, Mars. Bakit nakita kita noong isang araw, sa labas ng beer house, may kasama kang matanda na mukhang mayaman? Sigurado ako may datong iyon binigay sa iyo. Oh, siya bayad na at wala akong pang-chicha ngayon, wala pang sahod. Inilapit niya ang palad sa harap ng kanyang kapitbahay. Pero mukhang walang balak magbayad. Kaya wala siyang choice kung hindi magpakita ng ebidensya. Okay, ayaw mo magbayad, sige ipapakita ko ito sa asawa mo. May video at picture ako mula sa tapat ng beer house na may kasama ka at hinahalikan ka. Sa asawa mo na lang ako maniningil. Sige bye. Tumalikod siya rito para umalis pero pinigilan siya ng kapitbahay niya. Oy, Mars, hindi ka naman mabiro. Oh, ito may sobra pala akong pera. Kasama na ang tubo riyan. Inabot sa kanya ang 3,000. Nako, salamat at may pang-chicha na ako. Pero next time huwag sa may malapit na beer house ka pumasok, ah. Payong kapitbahay lamang. Tinalikuran niya na ito at...